So good morning sa ating lahat dyan mga kamamis, ito po si Vince April upang isirte naman sa inyo ang mga pampaswarte na pwede nating gawin sa Pizza Uno. So ngayon mga mamis, kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, ay huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang ating subscribe button sa baba nating video upang lahat ng ating video ay inyo na rin pong mapapanood yan. At kung nakita nyo ang all, pindutin nyo na rin ang ating bell para manotificate kayo sa lahat ng video na ating i-upload. Ang aking isi-share sa inyo ngayon mga mamis, ito nga pong isa na namang mga pampaswarte natin na pwede nating gawin sa Pizza Uno. Dahil ngayon ay Friday, so kung kayo po ay nakagawa na ng mga pampaswarte ngayong kaninang umaga, so gagawa pa tayo muli sa Pizza Uno para buong isang October na isang buwan na yan tayo po ay siswertihin. So, ang ating gagawin lamang mga mamis ay i-ready lang natin ang ating maliit man or malaking jar at i-ready din po natin ang ating pitong piraso ng ating mga paminta na buo. Ganon din po ang isang kutsarang asin. So ang asin mga mamis, alam nyo na ito po ay talagang napaka-active nito na mag-absorb ng mga negativity sa loob ng ating tahanan. At ang ating paminta naman, ito po ay tumutupad sa ating mga kahilingan. At ganun pa man ay kailangan din po nating gamitin dito ang ating cinnamon stick. Ang cinnamon stick, ito po ay malakas na umatrak ng aswarte sa ating buhay. Kung kaya gagamitin din natin ito. At ganun pa man, kailangan din po natin ang ating honey. Dahil ang honey, ito po ay nagsisimbolo ng prosperity and happiness sa ating buhay. Kung kaya, pagsamahin natin ang mga sangkap na ito para tayo po ay magtagumpay sa buhay at ang mga pagsubok sa ating buhay, yan po ay matigil na. At kung mayroon mang mga pagsubok na darating sa ating buhay, tiyak ako na ating malalagpasan ang lahat ng iyan. At kailangan din po natin dito mga mamis ang ating isang pirasong coins dahil ang isang pirasong coins or tatlong pirasong coins, ito po ay nagsisimbolo ng kasaganaan sa pera. Kung kaya pagsamahin natin ang mga sangkap na ito para tayo po ay maka-attract ng mga swerte sa buhay, mga kung ano-ano pang mga bagay na magagandang mga mangyayari sa ating buhay. Kung kaya mga mamis, ipapakita ko sa inyo ang ating nagawa na. So ito na po siya mga mamis at wala na akong maliit na jar, kung kaya malaki na ang ginamit ko. So sa loob nito mga mamis, makikita nyo ang honey at ang asin. So ang asin mga mamis, katulad ng sinasabi ko, ito po ay palagi din po natin ginagamit ito sa ating mga pampaswarte or sa ating mga pangtaboy ng kamalasan. At ganun pa man ang ating cinnamon stick, ito po ay mag-aakit ng mga swarte sa ating buhay. Kaya gamitin natin ang mga bagay na ito. Ganun din po ang ating pitong piraso na paminta. Nandito na po ang lahat sa loob na ito mga mamis, kung kaya simulan na natin gawin itong ngayong Pizza Uno para tayo po ay mas marami pang mga bagay na darating na magaganda sa loob ng isang buwang yan. So kung kayo po dyan mga mamis ay hindi nyo pa nasubukang gawin ang mga bagay na ito, itry nyo. Pero kung halimbawa mga mamis, sa isa sa ating mga sangkap ay wala kayo, katulad ng ating honey, pwede nyong palitan ito ng yung ating brown sugar mga mamis. Kumuha lang kayo ng isang kutsarang brown sugar, tunawin nyo sa 5 kutsarang tubig. Yan po ay sapat na para isama natin dito sa ating mga inilagay sa ating abundant jar. Ganon din po ang ating paminta mga mamis, imposible naman din po na wala kayong paminta dyan.
Pero kung sakali, mga mamis, na wala kayong paminta, pwede nyo itong samahan na lang ng, halimbawa, kung meron kayong mga cloves dyan, kumuha kayo ng 7 o kaya naman 5 or 3 piraso ng ating cloves para ilagay dito sa ating abundance jar. Ganon din po itong ating stick na ito, mga mamis, ang ating cinnamon. Ay kung wala kayong cinnamon stick, pwede nyong patakan na lang ito ng isang patak ng ating mga cinnamon powder. Pero kung wala pa talaga kayong mga cinnamon powder dyan, mga mamis, ay hayaan nyo na. Basta't ang mahalaga, kung halimbawa, kung meron lang kayong mga sangkap na laurel, gumamit na lang kayo ng isang dahon ng laurel, at ganun pa man, kailangan din po ang talagang merong paminta, ang ating asin at ang ating honey. So, ito lamang po ang ating gawin, mga mamis. At habang tayo po ay naglalagay ng mga sangkap sa ating jar na ito, humarap tayo sa silangan kasama ang ating mga kahilingan habang naglalagay tayo ng ating mga sangkap dito sa ating jar, ay humiling tayo ng pagbabago sa ating buhay. Ganon din po sa ating buong pamilya, sa ating mga anak, na kayo po ay magsasama ng masaya at maligaya, at lahat na itudo nyo na ang wish na gusto ninyong makamtan sa buhay. Dahil dito, mga mamis, ang wish natin ay huwag nating titipirin. Dahil alinman dyan sa isa na mga wishes natin ang darating, ay tiyak naman na tayo po ay magiging masaya. Kung kaya, habang tayo po ay nagwi-wish, ay humarap tayo nito sa silangan sa umaga, at humarap tayo, mga mamis, at ibulong natin dito ang ating mga kahilingan na ako po ay magtatagumpay sa buhay, ang aking mga anak ay makatapos sa kanilang pag-aaral, or kung tapos na, mga mamis, i-wish nyo rin dito na sila po ay magtatagumpay sa buhay at magkaroon ng magandang, masaya at masaganang pamilya. Ganon din po, mga mamis, ang inyong buong pamilya kailangang huwag nyo pong kalimutan, lahat-lahat na yan, mga mamis, i-wish nyo dito sa ating jar. At pagkatapos nito, pasinagan nyo muna ito sa liwanag ng araw sa umaga, mga 15 minutes. Pero, mga mamis, ang huwag nyo pong kalimutan kapag tapos ninyong mag-wish ay ang pasalamat, para ito po ay makamta natin ang ating mga minimiti sa buhay. Magiging positibo tayo sa buhay, magiging positibo ang kaisipan, huwag tayong magiging nega, dahil kapag kayo po ay pinasukan ng kanigahan, mga mamis, ang ating mga wini-wish dito ay kanyang mahadlangan. Kung kaya, palagi ko pong sinasabi, sa lahat ng ating mga ginagawa ay kailangan positibo tayo sa lahat para maganap ang lahat ng ating mga kahilingan. Pero kung malaki ang mga kahilingan natin or mataas ang ating mga pinapangarap sa buhay, kailangan din pong kayod din po ang ating kailangan. Kailangang magsisipag din po tayo ng marami para tayo po ay makaahon din po sa ating mga kinalalagyan ngayon. Kailangan natin ang sipag at tiyaga. Panalangin sa Panginoon, yan po ang number one. Pangalawa, ang ating pagsisika. Pangatlo, ang ating paggawa ng mga pampaswerte kung ano man ang plano mo sa buhay, para lahat ng yan ay ating makamtan. Paniwala lamang ng 100% sa ating sarili na ang ating mga ginagawang ito ay magaganap someday. So, ito lamang po, mga mamis, pagkatapos niyong pasinagan ito ng 15 minutes sa liwanag ng araw, or kaya naman sa moon, mga mamis, kung nagkataon na full moon, yan po ay mas maganda rin po. I-energize muna natin ito sa araw o kaya naman sa full moon kung kayo po ay gumagawa nito sa full moon. At pagkatapos nito ay ilagay nyo ito sa inyong mga altar. Huwag nyo nang takpan. Ilagay nyo ito sa inyong mga altar o kaya naman ay ilagay nyo ito sa inyong mga side table na nakaharap sa inyong main door, o kaya naman kung meron kayong mga divider dyan ay pwede rin po ninyong ilagay ito
sa likod or ikubli nyo sa mga kung ano-ano pang mga pwede ninyong pagkublihan ito para hindi siya mapapansin ng mga bumibisita sa inyo. So ito lamang po mga mamis ang aking maisishare sa inyo sa umagang ito, at abangan nyo pa ang iba pang mga pangpaswarte natin na ating isishare dito. So kung napanood nyo ang video ito, huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang ating subscribe button sa baba ng ating video upang kayo po ay makatulong din po sa ating munting channel, at ang ating mga isinishare dito ay makakatulong din po sa inyo. At hangad ko pong tayo pong lahat ay magtagumpay sa buhay. Thank you, God bless, and thank you for watching.